Bago ng chairman ang lakas CMD sa Senador Bong Revilla. Sabi niya bahala na raw ang destiny o tadhana kung sasabak nga ba siya sa 2016 presidential elections. Ang mga detalye alamin sa report ni Sherian Torres. Noong unay ngiti at iling lang ang isinagot ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. sa mga tanong ng media. Kung napag-usapan ba sa lakas CMD National Executive Council meeting ang posibilidad na siya ang tatayong 2016 standard bearer nila. Pero nagsalita rin siya sa kalaunan. 2013 muna isipin muna natin, 16 malayo pa yan eh. Let's do it. One at a time. One election at a time. Hindi man po ako nagmamadali. I do believe in destiny. Kung darating yan, darating yan. Si Revilla mismo ang nagpatawag ng pulong kasabay ng paglukluk sa kanya ng partido bilang bago nilang chairman. Sina dating Pangulong Fidel Ramos at Gloria Macapagal-Arroyo mananatili pa rin daw chairman emeritus. Pero wala na rin sila magiging direktang papel sa pagdidesisyon sa mga magiging pambato ng kanilang koalisyon sa eleksyon. Sariling lipad na kami for now. Sa ngayon, tutok pa raw sila sa paghahanda sa midterm elections. Bibigyan daw ng pondong pasuporta ang dihihigit sa 100 nilang kandidato sa pagkakongresista at iba pang lokal na pwesto. Pagdating sa Senado, wala mang kandidato, may 5 naman daw silang susuportahan mula sa administrasyon at 5 rin mula sa United Nationalist Alliance o UNA. Ang natitirang 2, ipauubayan na lang daw nila sa mga provincial leader ng partido. The chairman and I will go around the country. We will get our feedback and arrive at a consensus. Ayon sa tagapagsalita ng UNA na si Congressman Toby Tiangco, bagamat internal daw ang desisyong ito sa lakas CMD, nagpapasalamat pa rin daw ang UNA. Ayon naman sa Secretary General ng Liberal Party na si Congressman Mel Sarmiento, ginagalang daw nila ang anilay estratehiyang ito ng lakas CMD. Hindi naman daw mapipigilan ng administration coalition kung may mga kandidato itong naisuportahan ng partidong lakas CMD. Sa kanyang pagdalo sa inaugurasyon ng isang paaralan sa Dipolog City, mismong ang presidente pa ang humingi ng suporta para sa mga pambato ng administration coalition. Si Interior Secretary Mar Rojas ipinakilala sa mga local official ni Pangulo Aquino bilang ang next president umano. Matatanda ang kasunod na pahayag noon nakaraang linggo ni Senator Franklin Drilon na si Rojas ang napupuso ang manok ng ruling party sa 2016. Lumutang ang senaryo ng three-way presidential race sa pagitan ni Narojas, Vice President Jejomar Binay at Senador Bong Revilla. Sherian Torres, GMA News.